yun oh. Boom! What's up sa inyo mga kuya? Ito na naman ako. Kamusta? Kamusta? Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal ko hindi nag-post. Ano bang nangyari sa atin 2018? Ngayon, gusto ko lang kamustahin lahat ng aking mga naging kaibigan, naging friends, colleagues, nakatrabaho ko sa mga lahat na kasalumuha ko ngayon 2018. At nagpapasalamat din ako sa inyo. Bakit ba ako nawala? Biglang magpo-post, biglang mawawala. Well, ganito nga. May mga bagay kasi na dapat seryoso ka lang. Kasi mahirap pagsasabay mo yung vlogs tapos yung trabaho, hindi yun enough para sa sarili ko. Kumbaga, ang hirap nun i-manage. Kumbaga, kailangan ko ng saktong mindset para sa aking work. At syempre, ang vlogging kasi hindi din yan ganun kadali. So, kailangan mong maging content creator or healthy yung magiging structure ng vlogs mo. Well, anyways, in technically, hindi ko na nga na siya ganagawa dahil nagseryoso tayo sa trabaho. Pag-usapan natin ang 2018. Ano ba ang nangyari? Gusto kong magpasalamat sa nangyari sa aking taon. Marami tayong naging aim, marami tayong naging goals ngayon. Para sa akin, isa to sa mga healthiest and strongest year para sa akin. Ito yung pinakamabilis para sa akin. Ito yung nagbigla kong nag-escalate sa magagandang pangyayari sa buhay at di ko alam kung bakit nangyari ang ganun. Meron din ako mga decision na pinag-isipan ko maigi bago ko siya in-achieve. Kasi masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Ngayon, stop mo na ako sa work, pahinga muna with family, so kailangan ko mag-focus sa family, so yun kasi yung goal sa ngayon. Well, bago tayo pumunta doon sa 2019, pag-usapan natin kung ano ba ang nangyari sa atin 2018. Way back, ang dami kong vlogs na hindi na-post, ang dami kong documentation na nangyari na hindi ko na alam ano nangyari, bakit di ko pa siya pinos. Nag-stream ako, nag-live ako, tapos nag-switch back sa vlog. Ewan ko, di ko na maintindihan, pero yun nga. Sabi kong hindi ganun kadali pagsabayin ang dalawang focus. And well, a part of it, at nagagawa ko naman ng tama ang work ko, at the same time, yung achievements natin sa buhay nagiging completed. So yun yung pinakamasaya sa akin, at least may iniiwan akong ibang hobbies, pero nabibigyan ko ng mas magandang importansya yung trabaho ko. So, kailangan natin yung part na ang buhay natin, yung kailangan natin mag-work, syempre, para sa pamilya natin. Well, ano nga ba ang mga nag-push sa atin itong taon? Syempre, maraming salamat din sa mga naging ka-flat ko. Syempre, nandun tayo sa ibang bansa, mahirap mabuhay doon. Iba-ibang klaseng tao, makakasalamuha mo. Meron dyan magsisigawan kayo, meron dyan mag-aaway kayo na hindi mo alam sa anong paraan, bakit ba nangyayari gano'n. Well, ganun nga OFW life. Well, so, anuman ang mangyari sa atin, masaya naman ako sa naging partners ko etong 2018. At ito pa yung naging challenge sa akin, ano. Kasi hindi ganun kadali, ano, mabuhay ka mag-isa sa ibang mundo na hindi naman talaga lugar. Ang plans ni God is, He makes me a lot of challenges na hindi ko magets na masusolve ko siya in the fact na nahirapan din talaga ako. Dumating din sa point na talagang super duper ko talagang na-disappoint. Ang dami kong struggles nangyari itong taon, pero in the end, meron palang magandang plan si God para sa akin. Iyon lang, iyon ang pinakamasaya na nangyari sa akin. Personal things na, alam mo yun, magiging happy ako sa ginagawa ko. Aside from being a worker, an OFW, syempre, ginagampanan ko din ang pagiging isang asawa sa aking may bahay na si Ma'am Ann. Ayan. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil super supportive niya, alam mo yun. Ang pinakamahirap kasi yung nasa abroad ka, nasa malayo ka, kailangan i-balance mo eh. Connectivity niyo like fiber optics, di ba? Kailangan naka-inline kayo lagi eh. Hindi kayo pwedeng meron kang opposite direction, meron kang other direction na hindi ka. Dapat i-connect mo lagi ka naka-point doon. So, yun yung hindi nawawala sa aming mag-asawa kung lagi kaming intact lagi. Well, aside from that, at sa mga nagtatanong na collaboration ng vlog, actually, hindi naman ako ganun ka-pro mag-vlog, pero susubukan kong i-collaborate kayo sa aking vlog. Bibisitahin ko kayo dyan isa-isa. Salamat sa mga nag-offer. Salamat sa nagtatanong. Ano? Pupunta ako kayo dyan, malapit na ako. Kunti na lang. Magko-collab-collab tayo dyan sa Kuya Pau TV natin. No? Tutuloy-tuloy na natin to hanggang sa makakuha tayo ng mga 50,000 subscribers, di ba? Pakilik na lang ito. Pakiklik na lang yan. Pakiklik, ha? To subscribe sa YouTube.
Pao TV, punsala, nanapin nyo lang, please. Charot. Well, anyways, ayun, no? 2019, ano ba yung na-expect natin? Aim natin, 2019. Sana lumabas na ang aking dream. Gusto ko rin magka-baby. Gusto ko rin maging daddy. Well, anyways, keep on touch sa vlog at i-update ko kayo kung ano yung mangyayari sa akin. Yung mga nakakalam na story ng buhay ko, alam niyo na yun. Let's go, let's follow me on Facebook and my YouTube channel. Yun lang, at ano pa, advice ko lang sa mga taong natatakot na mag-desisyon. Just follow your dreams, yun lang yun eh. Huwag kang matatakot. I-push mo yung limits mo. Kung alam mo hanggang doon ka lang, hindi, dapat meron pang iba. May umextend ka doon. Kasi beyond on that, may isip mo, ito pala yung panibagong start. Parang sumusubo ka ng panibagong libro na hindi mo pa nababasa na sabi mo, ah, hindi naman maganda istorya. So buksan mo yon. Kung tapos ka na doon sa isa, buksan mo ulit yung isa. So yun lang, yun yung siguro yung naging key ko para makuha ko yung mga achievements ko sa buhay. No? Salamat, nabigyan ako ng certificate ng aking company sa Aramco, sa Petro Rabig. Kung sino, alam nyo na kung sino kayo, di ba? Alright, sa mga boss ko dyan sa abroad, sa King Abdulaziz University of Science and Technology. Maraming salamat. Hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Alam nyo na yun kung sino kayo. No? Yung mga naging katrabaho, pasensya na. Bigla akong sumibat, bigla akong nawalan. 2019. Kailangan pa natin ng isang magandang hataw. Career. Huwag nyong kakalimutan. Advice ko lang sa mga naggustong mag-umpisa. No? Huwag po kayong matakot. Kapag natakot kasi kayo, wala rin mangyayari. Kailangan, subukan nyo. Kailangan mag-start. Diba? Siyempre, nagpapasalamat din ako na pag-appreciate nyo sa akin. At siyempre, na-appreciate ko din yung mga comments nyo, mga message nyo sa akin. Maraming salamat. Sana ma-encourage ko yung iba sa inyo na mag-vlog na din, mag-start kayo ng vlog. At isa sa mga output kasi to sa, para sa akin, for my self-preferences, ito yung nagiging output ko para ma-express ko kung ano ako. Pero yun nga, medyo mahirap siya, no? Kailangan mo pag-aralan talaga from the start. Kumbaga, kailangan basic to basic, then go with advance. Ang vlogging, it's like on your tape of your life. So you can review it. In the next 20 years or 30 years, you will appreciate more what you have before. So yun lang, bye sa mga tao, sa mga Facebook friends and YouTube friends. Keep positive, always keep positive. Gawin nyo lagi yung time management. Kailangan meron ang aim, close one and go to number two. Close number two and go to number three. Yun lang, kahit sobrang bagal, basta tapusin nyo. Yun lang naman ang key doon. So yun yung naging achievement ko at gusto kong i-share sa inyo. Maraming salamat at hanggang dito muna. Abangan nyo aking mga susunod na vlogs. Magagawa ko ng mga cinematic scenes, mga montage. So sa ngayon, mag-start muna ako sa mga ganung-ganung effect. In dati ko kasing vlogs, nasa roof ako, hindi ko naman na-post. Ito siya. Super lakas, mga kuya. Ano? Hindi ako nakalabas kanina dahil syempre paatakayin pa. At meron din akong isang vlog, pumunta ako ng Palengke, ito rin siya. YouTube, hello? YouTube? Ah. What's your name? What's your name? Tofik. Ayun na nga, so kakat ko muna dito mga kuya. Nandito na po ako sa Pilipinas at maraming salamat ulit sa panonood. Sa 10 minutong panonood na itong vlog na ito. See you there, sana mapag-vlog tayo. Bye. Happy New Year, everyone. Di na ako nakapag-reply sa PM. Pasensya na, medyo busy. Maraming salamat. Happy New Year and Merry Christmas sa inyo lahat. Everything. I love you all, mga kuya. Sige, bye-bye. Bye-bye sa inyo lahat.